Sa bigla ang pamamaalam ni Isabel Ablan sa mundong ibabaw. Labis na kalungkutan at pagdadalamhati ang nararamdaman ngayon ng mga naulila niyang mahal sa buhay. Ating lubos na kilalanin si Isabel at alamin ang dahilan ng kanyang pagkamatay. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagpanaw ng anak ni Jana Dominguez na si Isabel. Si Isabel ay nakilala bilang panganay na anak ng Pipito Manaloto actress si Jana Dominguez. Bagamat hindi siya ang biological mom, nakabuo ng solid mother and daughter relationship ang dalawa na itinuring ni Jana ang bata bilang ang kanyang totoong anak. Si Isabel ay anak ng kasalukuyang partner ni Jana, ang mixed martial arts fighter na si Mickey Ablan mula sa dati nitong karelasyon. Wala gaano na isa sa publikong impormasyon patungkol sa buong pagkakakilanlan ni Isabel, pero ayon sa kanyang LinkedIn profile, siya ay nagtapos ng high school sa OB Montessori Center noong 2021 at naging bahagi ng Glee Club. Aktibo din ito sa paglahok sa iba't ibang activities and organizations. Isa na nga riyan sa larangan ng sports, partikular na sa wakeboarding, kung saan ay sumabak ito sa ilang kompetisyon at nakatanggap ng mga karangalan. Katunayan, para sa nilahukan niyang Wakeboarding and Water Skiing Association of the Philippines sa Cable Wakeboarding Nationals ay nauwi niya ikatlong pwesto. Una ay noong 2013 para sa Mini Girls at sumunod noong 2016 para naman sa Junior Girls. Taong 2017, third place din ang nakuha ni Isabel na panalo para sa Philippine Wakeboard Nationals, Wakeboard Under 16 Girls, at pangatlong pwesto muli naman para sa 2019 WWASP Philippine Wake National Championship U19 Women's. Samantala, naging champion naman siya para sa Create Youth Summit Business Track noong 2019. Bago binawian ng buhay, si Isabel ay isang hardworking student na kumukuha ng Bachelor of Science in Entrepreneurship sa Indiran Colleges, kung saan ay event coordinator din siya ng Indiran Entrepreneur Society. Jana revealed Isa's cause of death. Ang pamamaalam ni Isa ay kinabiglangan ng kanyang mga kapamilya at kaibigan dahil sa hindi man lang ito nakitaan na kung anumang karamdaman. Katunayan, masaya pa nga itong nakisabay sa AI yearbook trend na binida niya sa kanyang Facebook post noon lamang October 2, 2023. Ang malungkot na balitang pagliza ni Isa ay inanunsyo ni Jana sa kanyang social media account. Ikinagulat nga ito ng marami na gustong malaman ang dahilan, lalo pa at nangyari ito matapos niyang ibahagi ang magandang balita patungkol sa pagsilang sa ikatlong anak nila ni Mickey na si Baby Leon. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Jana na sa makabilang buhay si Isabel noong October 7, 2023, sa edad na 20. Kwento ni Jana, heart failure and lung infection ang sanhi ng kamatayan ng kanyang panganay. Inilihim daw sa kanila ni Isabel ang kanyang naramdaman dahil ayaw nitong mag-alala sa kanya at makaabala. Nagpatingin naman daw ito sa doktor at niresetahan ng gamot na kailangan, kaya inakala nila ay okay na ang lahat. Ngunit nangyari ang hindi nila inaasahan na sumubok sa katatagan ng kanilang pamilya. Ayon kay Jana, nasa kanyang kondo sa Manila si Isabel nang bigla na lamang itong nahirapang huminga. At kasama niya ng mga oras na yon ang kanyang yaya na agad naman siyang isinugod sa ospital. Dumiretso na raw sila roon matapos na matanggap ang tawag. Kaugnay na nangyari, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nagising pa si Isabel matapos ang makailang attempts na i-revive ito. Ayon kay Jana, God called her back home na. We love you, our Chabilites, so much. Samantala, sa iba pa niyang Instagram post, kitang-kita ang kalungkutang nararamdaman ni Jana na mula sa masayang throwback photo kapiling si Isabel hanggang sa masakit na tagpo kung saan ay pinagmamasdan ang panganay na nasa loob na ng kabaong habang nakaupo sa wheelchair. Sa isa pa niyang post, pinakita naman ni Jana ang magkatabing larawan ni Isabel at ng bagong silang na sanggol. Sa caption, tila naroon ang pahiwatig niyang hindi makakalimutan na parte ng buhay ng kanilang pamilya ang October 7, 2023 na magiging isang masakit at magandang alaala. Sapagkat sa eksaktong araw na yon, isa sa kanilang anak ang nilisan ang mundong ibabaw at bumalik sa tahanan ng Panginoon habang ang isa naman ang iniluwal, isang biyaya na ipinagkaloob sa kanila ng may kapal. Mickey devastated by death of daughter Isabel. Tulad ni Jana, labis din na nagdadalamhati si Mickey sa pagpanaw ng kanyang panganay na anak. Sa isang interview na banggit niya na parang nangaroon siyang bipolar na every 14 minutes yata ay umiiyak. Anya, sobrang hirap i-absorb ang pangyayari. At sa pamamagitan ng Facebook, ibinahagi ni Mickey ang sobrang kalungkutang nararamdaman.
Nariyan ang sunod-sunod na mensahe niya sa paglisan ng anak na kitang-kita ang labis na pangungulila ng isang ama. Mensahe ni Mickey, "I love you, my baby Isabel Ablan. Love you more than anything in this world, my angel. Nag-promise ka hindi mo ako iiwan, ate. Haven't gained another angel. I'm so lost and confused." Ramdam din ang paghihinagpis nito sa binitawang salita patungkol sa amang maglilibing sa kanyang anak. Anya, "Ikaw dapat maglilibing sa akin. Bakit biglang ako na maglilibing sa iyo?" Sabi ni Mickey sa kasunod niyang post, "Sinking in. I love you, my 20-year-old baby girl, soon. Much, Isabel, my heart is so broken." Ayon naman sa isa pang post ni Mickey, kung kasama daw sana siya ng anak sa kondo nito, ay baka iba ang kinalabasan ng kwento. Anya, "You had so many plans and dreams, Ate Isabel Ablan. If only I was with you at your condo, maybe the outcome would have been different. I love you so much." Sabi pa ni Mickey sa isa niyang post, araw-araw siya nagpapadala ng mensahe sa anak upang kamustahin ang araw nito at ang pagtulog nito. Saad niya, "Every day, morning and night, me and Isabel Ablan would message to us about her sleep, her day at school, etc." Ipinakita pa ni Mickey ang palitan nila ng mensahe ni Isabel isang oras bago ito tinakbo ng kanyang yaya sa ospital. Lahat niya na puno ng kasiyahan at tuwa ang anak na nagpaplano pangaraw na bumisita sa kanyang bagong silang na kapatid, pero hindi na nito nagawa pa. Napatanong pa si Mickey ng bakit ganun na parang bangungot lang ang lahat ng nangyari na sa isang iglap lang ang kasiyahang naramdaman ay napalitan ng kalungkutan. Anya, "Wala pang 24 hours since I last saw her and sobrang okay si Iza, but now, wala na. Iniwan na niya ako." Iwamoto mourns death of Isabel. Hindi lang ang pamilya ni Jana at Mickey ang labis-labis na nakakaramdam ngayon ng sakit, kundi maging ang dating aktres na si Iwamoto. Si Mickey ang dating partner ni Iwa na dahilan ng pagiging malapit niya sa anak nitong si Isabel. Ikinasal sina Iwa at Mickey sa Cavite noong October 2009, pero halos 2 taon lang silang nagsama at nagkahiwalay rin. Sa kabila nito, naging malalim ang samahan nina Iwa at Isabel. Nakilala ni Iwa si Isabel noong 6 taong gulang pa lamang ito at napanatili niya ang magandang ugnayan sa bata sa mga lumipas na taon. Hindi naputol ang pagmamahal niya dito. Sa pamamagitan ng Instagram post, ibinahagi ni Iwa ang mensahe niya sa pumanaw na anak-anakan na kanyang pinasalamatan at tinawag na "My Little Butterfly." Anya, "Still can't find words to say other than I love you so much and I will miss you. See you in my dreams, my little warrior. Watch over us, anak. Mommy loves you so much." Kapansin-pansin ang labis sa pagluluksa ni Iwa na hindi pa rin makapaniwala sa bigla ang pamamaalam ni Isabel. Sa isa pa niyang Instagram post kalakip ng mga luma nilang larawan, ibinahagi niyang espesyal na relasyon nila ni Isabel noong nagsasama pa sila ni Mickey na nilikipan niya ng background song na Broken mula sa Lifehouse. Para sa mga nagtatanong, ipanaliwanag naman ni Iwa kung bakit malapit sa kanyang puso si Isabel. Anya, kahit hindi raw siya ang biological mother nito, itinuturing pa rin daw niya itong firstborn. Kay Isabel umano naranasan ni Iwa ang maraming una sa buhay bilang isang ina. Pahayag niya, "Isabel is my firstborn daughter. And yes, hindi ako ang biological mom niya. I was her stepmom for a couple of years. Pero I know in my heart na mahal ko siya kahit di ako ang nagluwal sa kanya sa mundong to. Siya ang first ko sa madaming bagay." Kasunod nito ay inisa-isa ni Iwa ang mga naimulat sa kanya ni Isabel noong magkasama pa sila. Anya, tinuruan siya nitong maging mommy at maging patient. Ayon pa kay Iwa, palaging sinasabi sa kanya ni Isabel na dapat niyang matutunan na magpatawad para maging lubos na masaya. Binanggit din ni Iwa ang pagiging survivor ni Isabel. Anya, "Sobrang dami mong pinagdaanan, anak. Nalampasan mo yon, and you become the best version of yourself. You have touched so many lives, anak." Pinasalamatan din ni Iwa si Isabel dahil kahit matagal na umano silang hindi nagkikita, hindi raw nakakalimot ang tinuturing niyang panganay na batiin siya o kahit man lang ang simpleng pagsasabi nito ng hi sa kanya. Palagi raw itong maraming baon na kwento na isa sa kanyang mamimiss rito. Kahit yung mga text daw sa kanya ni Isabel sa tuwing magtatanong kung maganda ba ang OOTD at maging ang pagrarant lang nito ay kanyang mamimiss. Ramdam din kay Iwa ang panghihinayang at lungkot sa nasayang na panahon na hindi man lang daw niya napaglaanan ng mas maraming oras si Isabel. Pagtatapos niyang mensahe, nanilikipan niya ng butterfly emoji, "I wish I could have spent more time with you. I'm sorry if I fail you, anak.
Sorry sa mga pagkakamali ko. Tandaan mo, anak, na sobrang mahal ka ni Mami. See you in my dreams, anak. Samantala, noong gabi, noong October 8, dumalaw na sa lamay ni Isabel si Iwa sa Angeles, Pampanga, kasama ang partner nito ngayong si Pampi Lacson. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!